Okay. Pag sinabing went, ano po ba sa Tagalog yung went? Di ba yung go? Ang past tense niya is went. Okay? Punta. Okay? Pagpupunta pa lang, go. Pagtapos na, went. Kaya itong ano, tapos na itong went. Okay? So, I went to the garden. Pumunta ako sa garden. Okay? Pag sinabing pumunta ako sa garden, pwede rin galing ako sa garden. Okay? Next. Paglalaki, he went to the mall. Siya ay pumunta sa mall. Okay? Or pumunta siya sa mall. Pwede rin galing siya sa mall. Okay? Pag babae naman, she went to the mall. Pumunta siya sa mall. Kaya, siya ay pumunta sa mall. Pwede rin galing siya sa mall. Diba? Ganun naman tayo mga Pilipino. Pwedeng pagbalik ka rin. Okay. You went to the market. Pag sinabing you went to the market, pumunta ka sa palengke. Ibig sabihin ng pumunta ka sa palengke, hindi ka inuutusan na pumunta. Okay? Tapos ka nang pumunta. Okay? Pumunta ka sa palengke. Kasi, di ba, pupunta, pumupunta, pumunta. Di ba, ganun yan. So, pumunta ka sa palengke, pwede rin galing ka sa palengke. Okay? Or pumunta ka sa palengke. Okay? Next. We went to the library. Pag sinabing we went to the library, pumunta kami sa library. Okay? Or galing kami sa library. Okay? Kaya kami ay pumunta sa library. Okay? Next. They went to Peter's house. Guys, pag sinabing ano, Peter's house, yung may apostrophe S, nag-i-indicate yan ng isang bagay na pagmamay-ari nung kung ano mang pangalang nandyan. Limbawa ito, for example, ano ba pangalan? John. Okay, yung John's house, bahay ni John. Okay, kasi may apostrophe S. Okay? Ito naman, Peter's house, bahay ni Peter. Pag Jenny's house, bahay ni Jenny. Okay, yun ang nag-i-indicate ng may apostrophe S. Okay? Nag-i-indicate na yung bahay na to ay pagmamay-ari ni Peter. Okay? So, they went to Peter's house. Okay? Pumunta sila sa bahay ni Peter. Pwede rin baliktarin yan. Sila ay pumunta sa bahay ni Peter. Or, galing sila sa bahay ni Peter. Or, sila ay galing sa bahay ni Peter. O, diba? Ang daming ibig sabihin yan sa Tagalog. Pero, isa lang ang ibig sabihin na sila ay nanggaling sa bahay ni Peter. Okay? Ito guys, ito yung ano, yung tinuturo ko sa inyo, yung present progressive tense of the verb. Pag sinabing present progressive tense of the verb, yung ginagawa mo ngayon on time of speaking. For example, ngayon, I am talking, okay? Kayo naman, you are watching, ano pa, you are listening. So, yung ginagawa nyo on time of speaking, ngayon yun. So, ito, ngayon itong nangyayari guys, ha? So, ito, I am washing the dishes. Ibig sabihin, ako ay naghuhugas ng pinggan. Pwede mo lagyan ngayon. I am washing the dishes now. Okay? Ako ay naghuhugas ng pinggan ngayon. Okay? So, pag babae, she is brushing her teeth. Kasi guys, yung she, yung ano, dapat related siya, ano, sa subject. Her. Kaya, she is brushing her teeth. Siya ay nagbabrush ng teeth niya. Okay? Pag lalaki naman, he is brushing his teeth. Okay? Pag lalaki, he is ang gagamitin. So, siya ay nagbabrush ng teeth niya. Okay? Or binabrush niya yung ngipin niya. Okay? Sorry guys, at titang nilagay ko. Dapat ngipin. Okay? Ngipin. Okay? Next. You are washing the laundry. Pag sinabing you are washing the laundry, ikaw ay naglalaba. Pwede rin baliktarin, naglalaba ka. Okay? We are cleaning the room. Okay? Ngayon yon, kami ay naglilinis ng kwarto. Okay? Kami ay naglilinis ng kwarto or naglilinis kami. Okay? Next. We are cleaning the room. Tapos na. They are playing outside. Pag sinabing outside, labas. Okay? So, they are playing outside. Sila ay naglalaro sa labas. Or, naglalaro sila sa labas. Oh, ganun lang yun, guys. So, salamat po sa pakikinig, guys.
Okay guys, ito na yung other English Tagalog translations. Okay? Using like. Okay? Pag sinabing like, gusto. Okay? Maraming gamit po yung like, pero ang pag-uusapan natin ngayon, yung gusto. Okay? Sa Tagalog, gusto. Okay? I like you. Ibig sabihin, gusto kita. Okay? I like him. Pag I like him, pag lalaki. Pag babae naman, I like her. Okay? Sa Tagalog, gusto ko siya. Okay? Next, I like them. Gusto ko sila. Okay? Next. Pag lalaki, guys, he likes me. Okay? Pag babae naman, she likes me. Okay? Gusto niya ako. Okay? Next, we like you. Gusto ka namin. O kaya, ikaw ay gusto namin. Okay? We like you. Gusto ka namin. Okay? Next, I like ice cream. Gusto ko ng ice cream. Okay? Pag gusto mong kumain ng isang bagay, pwede kang gumamit ng like. I like ice cream, I like spaghetti, I like hot dog, ganun. I like bread. Okay? He likes ice cream. She likes ice cream. Okay? Kaya may S guys yung likes kasi yung ano natin dito, subject, ay singular. Kaya singular din yung verb. Na kung saan ang singular verb ay may S. Okay? So, he likes ice cream or she likes ice cream. Gusto niya ng ice cream. Okay? Next, I like the red one. For example, guys, nandun tayo sa bookstore or mall. May pinipili tayong damit or wallet or bag. Okay? Tuturo mo, I like the red one. Okay? I like the red one. Gusto ko yung red. Okay? Tinuturo mo siya. Gusto ko yung red. I like the red one. Okay? Next. They like the new one. For example, guys, may mga naka-display na ano. For example, ako, tindera. Okay? May mga naka-display na mga cellphone. Okay? So, maraming bumibili sa akin. Magkapatid. For example, magkapatid. Ayaw nila ng naka-display. So, sasabihin ko sa manager ko, okay? They like the new one. Okay? Gusto nila ng bago. Okay? They like the new one. Okay? Gusto nila ng isang bago or bagong cellphone. Okay? Nagigets yung guys. Pag sinabing gusto nila ng bago, kasi ayaw nila ng naka-display dun sa ano, sa tindahan. So, they like the new one. So, isa lang ibig sabihin niya na bigyan mo sila ng bago. Okay? They like the new one. Gusto nila ng bago. Okay? Like, Peter likes me. Pag sinabing Peter likes me, gusto ako ni Peter. Okay? Gusto ako ni Peter. Next, Peter likes Jenny. Okay? Gusto ni Peter si Jenny. Okay? I don't like Peter. Hindi ko gusto si Peter. Okay? I don't like Peter. So, ganun din yung guys. Pag I like, gagawin mo lang I don't like. I don't like you. I don't like him. I don't like her. I don't like them. She don't. Okay. She doesn't. Kaya lang pagdating sa doesn't, dito yung likes. Wala na. She doesn't like me. Okay. He doesn't like me. So, guys, may tamang gamit yung don't at saka does. Okay? Tingnan yun sa other videos ko. Next, I don't like ice cream. She doesn't like ice cream. Ganun. Don't like the red one. Okay. They don't like the new one. Okay? So, parang negative and positive. Pasensya na guys, parang medyo magulo pagkakasulat ko. Pero sana, intindihin na lang natin yung sulat ko guys ah. So guys, ito yung guys oh. Pag sinabing I don't want to go with him or her, okay? Ibig sabihin niyan, ayaw kong sumama sa kanya. Okay. Pag sinabing ayaw kong sumama sa kanya, pag kanya, pwedeng girl, pwedeng boy. Okay? Him or her. Okay? I don't want to go with him. Pag boy. Pag lalaki naman, I don't want to go with her. Okay? Sa Tagalog, ayaw kong sumama sa kanya. Okay? Pag sa kanila, okay, I don't want to go with them. Ayaw kong sumama sa kanila. Okay?
I don't want to go with you. Okay? Ayaw kong sumama sa iyo. Okay? Pag I don't want to go with Peter, ayaw kong sumama kay Peter. Okay? So, mapapansin nyo yan, I don't want to go with. Okay? Teka. Isa lang ito guys ha. I don't want to go with. Okay, ayaw kong sumama. Ayaw kong sumama. Okay? Okay? Pero yung kay Peter, wala na yung sa. Okay? Sa kanya. Okay? Okay? Ayaw kong sumama kay Peter. I don't want to go with Peter. Okay? I don't want to go with Jenny. Okay? Ayaw kong sumama kay Jenny. So, kayo na lang bahala guys ha. Isulat yun sa notebook. Sa mga beginner po ito. Okay? Next. He or she doesn't want to talk. Pag sinabing he, lalaki siya. So, he doesn't want to talk to him. So, depende guys kung ang subject natin he or she. Pero, parehas lang pag he or she doesn't ang gagamitin natin. Okay? So, he or she doesn't want to talk to him. Okay? Ayaw niya makipag-usap sa kanya. Okay? Pag kanya, pwedeng girl, pwedeng boy. Okay? Kaya him or her. So, nagigets mo ba yung sulat ko, guys? Okay? Kanya. So, she doesn't want to talk to them. Okay? Ayaw niyang makipag-usap sa kanila. Okay? He or she doesn't want to talk to you. Okay? Ayaw niyang makipag-usap sa iyo. Okay? He or she doesn't want to talk to Peter. Okay? Ayaw niya makipag-usap kay Peter. Okay? He or she doesn't want to talk to Jenny. Ayaw niya makipag-usap kay Jenny. Okay? So, nagigits na guys. Next. Ayaw kong makita. No, I don't want to see him or her. Okay? Pag sinabing him, lalaki. Pag her naman, babae. So, sa Tagalog yan guys, ayaw ko siyang makita. Okay. Ayaw kong makita siya. Okay? Or ayaw kong makita siya. Okay? Yan yun siya. Sa English, I don't want to see him pag lalaki. I don't want to see her pag babae naman. Okay? I don't want to see them. Ayaw ko silang makita. Ayaw kong makita sila. Okay? Ayaw kong makita sila. Next. I don't want to see you. Okay? Ayaw kong makita ka. I don't want to see Peter. Okay? Ayaw kong makita si Peter. I don't want to see Jenny. Ayaw kong makita si Jenny. Okay? So guys, he or she doesn't want to dance. Okay? Ayaw niyang sumayaw. Okay? So naman, I don't want to dance. Pwede rin, I don't want to eat. Ayaw kong kumain. So, pag sinabing I don't want to dance, ayaw kong sumayaw. Okay? Pag sinabing I don't want to eat, ayaw kong kumain. Okay? Pag sinabi natin, you don't want to dance, you don't want to dance, ibig sabihin, ayaw mong sumayaw. Okay? You don't want to eat. Okay? Pag sinabing you don't want to eat, ayaw mong kumain. Okay. We don't want to dance. Okay? Ayaw nating sumayaw. We don't want to eat. Ayaw nating kumain. Okay? Pag sinabing they don't want to dance, ayaw nilang sumayaw. Pag sinabi naman they don't want to eat, ayaw nilang kumain. So, nagigets yung po ba guys? Magulo ba yung pagkakasulat ko? Nako, sensya na guys ah.